hindi ito magtatagal, hindi maglalaon. Dahil doon, ano, sa ganitong mga pangyayari, ginawa ng Kalibapi, nagtatag ng isang independente, no, na komisyon, yung PCPI, kanina nakita na natin, ano, na ang pangunahing tungkulin ay magbalangkas ng isang konstitusyon na magbibigay daan ngayon sa isang republika. So, importante, balangkasin muna ang konstitusyon. So, pinapakita rito sino yung ano, mga na-recruit, ano, na magiging miyembro ng PCPI. At hindi nga magtataka, no, ang marami na ang namuno nito ay walang iba kung hindi si Laurel. Na noon pang 1935 Constitution ay isa nang napaka-aktibo, no, na personalidad dun sa pagdadraft, ano, ng Constitution na yan. So siya yung naging pinuno ng PCPI, ano. At habang nagaganap ang lahat ng ito ay nagkaroon ng pagtatangka sa buhay niya. So, isa to doon sa mga turning points, ano, para sa mga Hapones, ano? Kasi ang pagtataka ng mga Hapones dito, bakit sila he almost died, 'di ba? Halos 7 buwan na sa PGH siya. Importante 'tong mangyayari na to dahil all the while, ano, ang mga Hapones ay may programa na bigyan ng kalayaan, magtatag ng republika, pero may crisis sila. Sino yung leader na po pwede nilang ilagay dun sa gobyerno na yon? So, sa aklat ni August de Viana, termino niya yung mga Japanophiles, ano? Sino yung mga makahapon? Si Ricarte, medyo may edad na because of his advanced age, ayaw siya, no, ng mga Hapones. Si Emilio Aguinaldo, ganun din. So, they were eyeing Rojas. Eh, meron ding problema, no? Napaka-importante nung insidente na ito dahil nagtataka ang mga Hapones. Bakit may pagtatangka sa buhay ni Laurel pero wala kay Aquino, wala kay Vargas? So he must have been very popular. That's the reason why, you know, there was a threat, ano, dun sa buhay niya. Pinagtangkaan siya ng mga guerrilla. At sa kabilang banda, napahiya yung mga Hapones. Bakit? Under their close watch ay merong isang official, ano, na muntik nang mamatay. Sa pagkapahiya nila, padala ng mga doktor rito sa Pilipinas, ano, at talagang tiningnan siya ng husto. Now, habang nagpapagaling sa ospital ay pinatatawag niya, no, yung mga miyembro ng PCPI upang balangkasin, ano, ng tuluyan yung konstitusyon. So, itong konstitusyon, ano, ng 1943 ay malaki ang pagkakahawig dun sa 1935 Constitution, ano. Siguro hindi maiiwasan sapagkat yung mga nagbalangkas nito ay involved na dati dun sa 1935 Constitution. Subalit, katangi-tangi ang konstitusyon ng 1943 dahil sa diin nito sa malakas na kapangyarihan ng ehekutibo. Naniniwala si Laurel na ito yung tawag ng panahon. So, importante yung napakalakas ng executive, ano? At imbes na rights and privileges ay mas nagdiin siya dun sa mga obligasyon at responsibilidad ng bawat mamamayang Pilipino. So, ito yung binabanggit ko kanina, no? Dahil sa tangka sa buhay niya, nagpagaling siya sa PGH, ano? Ang mga Hapones ay hindi passive, ano? Dun sa pagtingin nila doon sa drafting ng konstitusyon. Hanggang sa iginiit ng mga Hapones, hindi po pwede na manatiling ganito lamang yung konstitusyon. Ginakailangan na isingit, ano, sa mga probisyon na dapat merong conscription, ano, sa pilitan na pagre-rekluta ng mga kalalakihan para sa militar. Kanino lalaban? Para sa Pilipinas? Hindi. Para isulong yung adhikain ng mga Hapones. At ito yung bagay, ano, na tinutulan ni Laurel at ng kanyang mga kasama. Kahit he's to this ground, hindi siya pumayag na ito, ano, ay maislagay, ano, dun sa konstitusyon na kung sakali, ano, na magkakaroon ng banta sa Pilipinas, banta ng giyera, kinakailangan na lahat ng mga kalalakihan ay tumulong, ano, at makipaglaban. At noon ngang September 1943,
iniharap ano ang konstitusyon sa lahat ng miyembro ng PCPI at ganun din nagkaroon ng isang general assembly upang aprubahan ano ang naturang konstitusyon. So yung larawan na ito ay nagpapakita nung kaniyang address ano sa PCPI upang aprubahan ang naturang konstitusyon. At di nga naglaon, ito pong larawan na ito ay kuha dun sa Metropolitan Water Works dito sa may Aroseros, ano? Dun sa balkonahin yan, ito yung supposedly ano, pinakita ng mga Pilipino na inaprobahan na nila, no? Yung naturang konstitusyon. At dahil dito, nabuo ang National Assembly, binuo ng mga gobernador at alkalde, no? Sa buong Pilipinas at yung mismong asambleya na ito ang naghalal kay Laurel. So, malinaw po 'yon, ano? Ang asambleya ay binubuo ng mga kinatawan, ano, gobernador, alkalde at karamihan sa kanila ay mga pre-war, no? Politicians din. So, nung mag-convene yung National Assembly, inihalal ano ng National Assembly na ito si Jose P. Laurel bilang pangulo. Okay? At dahil dito sa kanyang pagkakahalal, ano, they were summoned to Tokyo, no? So September 30, outgoing ano si Vargas na madi-dissolve na yung Executive Commission, ano, to give way to the Second Philippine Republic. Aquino was elected Speaker of the House, ano, and of course, President-elect, ano, Jose P. Laurel, siya naman, ano, yung uupo na Pangulo ng Republika. Pinatawag sila sa Tokyo. At sa unang pagkakataon, ay humarap siya sa isang totoong hamon. Hamon dun sa kanyang pagiging pangulo. Bakit? Sapagkat direkta na inutusan siya ng premier, no, na magdeklara ng gyera sa Estados Unidos at sa allies, no? So ito yung unang krisis, ano, na kinaharap ni Laurel. Pero fortunately, ano, dahil ito yung una, no, na face-to-face meeting, ika nga, no, ng mga leaders na ito, he politely, no, informed the premier na hindi posible na gawin yon, no? Unang-una, ang kanyang rason, hindi naman siya isang popular, no, at karismatikong leader sa kanyang mga kapwa Pilipino. So, ang mangyayari, yung mga Pilipino magre-react negatively dun sa gobyerno na bagong-bago. Okay? So, ginawa niyang dahilan yun, ano? Hindi ako popular. So, hindi ako po pwede, no, na magdeklara. At isa pa, kumbaga, para kang nagpa-plant ng seeds of rebellion yan. Bakit? Because you are asking, ano, very loyal Filipinos, ano, to America to declare war, ano, against their ally. So, sa punto na ito, talagang binanggit niya, no? Hindi po pwede. At dun sa punto na iyon, dun sa pagre-recall ng lahat ng present, hindi nila alam kung ano magiging kapalaran nila. Makakabalik ba sila sa Pilipinas? Kasi, di ba, ito ay harapan ng pagtanggi dun sa utos, ano? Pero, naging diplomatiko pa rin, ano? At sila ay pinabayaan na makauwi sa Pilipinas, ano? So, for some time ay hindi nila muna, no, ginawa yung deklarasyon, ano, ng gyera. At noon ngang Oktubre, no, 14 ay siya, no, ay nanumpa sa kanyang tungkulin bilang pangulo ng ikalawang republika. Yung panunumpa sa tungkulin ay nasa wikang Tagalog. So Tagalog pa noon, ano? Nasa wikang Tagalog. Ito ay sinundan ng kanyang inaugural address, ano? Medyo mahaba-haba, ngunit bilang isang eksperto, no, sa konstitusyon at bilang isang akademiko, ano, bilang isang scholar, bilang isang paham, ano, ay nandito lahat halos, ano, nung kaniyang mga pilosopiya, moral, politikal, ano, pinaloob niya rito ano yung kaniyang bisyon, ano, para sa ikalawang republika. At pagkatapos noon, ano, ay nag talumpati siya, medyo maikling talumpati.
Pero kung titingnan natin, dun pa lang sa pamagat, watawat at bandila ng ating mga ninuno at bayani, no? So ito ay isang hamon sa lahat ng mga Pilipino na alalahanin kung ano ang nagawa, no, ng mga bayani natin sa nakaraan. At alam niyo kung ano hinighlight niya diyan, yung pagpupursige, no, ng ating mga bayani para makamit yung kalayaan. So very subtle, he was sending that message, ano? Siya ay nauupo bilang pangulo ng republika, pero nananawagan siya sa mamamayang Pilipino na huwag niyong kalimutan na ito ay gobyerno natin at ito yung mga nagawa, ano, ng ating mga ninuno. Importante para sa kanya yung simbolo, no, ng watawat. So ito yung mga ilang larawan, ano, doon sa kanyang inaugurasyon. Meron yatang isang video, ano, patungkol doon sa deklarasyon, ano, ng state of war, pero hindi doon sa pagpapasinaya. Itong larawan na ito, ano, mula doon sa kasaysayan, the story of the Filipino people, ay nais ko na ipakita, no, para lamang i-stress kung paano yung Philippine flag, no, yung ating bandila ay nag-iisa, no, na winagayway, no. Siguro dahil galing din tayo sa isang panahon kung saan, kung matatandaan natin, 'di ba, yung flag law na inimpose sa mga Amerikano na binawalan, ano, yung pagwagayway ng ating watawat. Pero very symbolic ang larawan na ito. Nag-iisang watawat na iwinagayway at ito ang watawat ng Pilipinas. Okay? Nakilala rin, ano, si Pangulong Laurel dun sa kanyang slogan, ano, isang watawat, isang bansa, isang wika. So isiran siya, no, doon sa mga tagapagtaguyod, ano, ng wikang Tagalog, ano. At kung titingnan natin, hindi ito simpleng propaganda, pero logical, ano, na alternatibo, dahil, 'di ba, kaya nga nila ini-encourage yung paggamit ng Tagalog at that time, ano, ay upang hindi masyadong maunawaan ng mga Hapones. Medyo malabo lamang, pero importante po ito, mga sulat ito, ano, na pinadadala noon. Pero ang pinaka-importante sa larawan na ito ay yung simbolo ng republika, ikalawang republika. So, ang NHCP, National Historical Commission of the Philippines, ay merong mga tipon, ano, inipon nila yung mga coat of arms, ano, yung mga simbolo, mga flag na ginamit dun sa bawat republika. So, natatag, ano, ang ikalawang republika, si Laurel bilang pangulo, pero importante rin na hinawakan niya rin, ano, concurrently, hinawakan niya rin ang economic affairs, home affairs, at yung edukasyon. So, yung ilan, ano, sa kanyang mga gabinete. Okay? Ikalawang hamon, yung pag pirma ng Pact of Alliance, ano, sa Japan. Okay? So, dun sa terms of understanding, iginiit, ano, na kailangan magkaroon ng malapitan, ano, na koordinasyon sa pagitan ng Hapon at Pilipinas sa mga usaping ekonomiko, politikal, at militar. Ngayon, dahil dito, merong isang artikulo si Vince Rafael, ano, tungkol sa collaboration and rumor during the Japanese occupation. Importante rin yung rumor sa panahon na ito, no? Kumalat ang rumor na dahil nag-sign, ano, ng terms of understanding ang Philippines at saka ang Japan sa panahon na yan, eh basta-basta, no, dudukutin yung mga kalalakihan. Tapos papatapon sila dun sa mga, ano, sa mga ibang lugar para magtrabaho. O kaya naman sapilitan na paglilingkuran, ano, dun sa army. So, kinailangan niya mag-issue at i-assure, ano, yung mga mamamayan na walang ganon, ano, na kasama dun sa terms of understanding na yan. At for as long as siya ang pangulo ng ikalawang republika, ay hindi niya hahayaan, ano, na mangyari yon. Okay? Importante rin ito, no? Malacañang bilang bastion ng mga Pilipino, no? Sinikap niya na ang Malacañang
ng mga Pilipino at para sa mga Pilipino. Kasi nung una siyang umupo, yung buong Malacanang ay surrounded ano, by the Japanese. So, unti-unti, once again, he stood his ground, ano, in-invoke niya yung pagiging pangulo niya, at unti-unti niyang pinalayas ano, yung mga Japanese sentries na nandito. Ano yan eh, ang sinasabi ng mga Hapones, hindi kami po pwedeng umalis. Kasi sino ang magtatanggol, ano? Rito sa Malacanang o sayo? Pag umalis kami, eh, wala ka namang army ano, at that time. So, ganun din, ano? Yung famous anecdote natin, di ba? Na siguro familiar o hindi familiar ng ilan, isang agresibong Hapones, ano? Stormed in, ano? To his office sa Malacanang. At ginigiit, ano? Ako ang iyong advisor. Eh, ang sinabi daw ni, ano, no? Ang sinabi daw ni Pangulong Laurel, I can be your advisor, but you can never be my advisor because I'm the President of the Republic. So, you better get out, ano? So, importante yung paninindigan, ano? Na yun, ng mga ni Laurel, ano, kontra sa mga Hapones. Palagay ko napaka-importante rin, ano, na maintindihan natin, ano, ano ba yung mga problema na, aktual na problema na kinakaharap niya. Bakit, ano, bakit ito yung mga aksyon, ano, na ginawa niya. You can just imagine this, ano, yung Japanese Army and Navy nasa Manila. May Japanese embassy ka. And then by 1944, yung Southern Army, ano, na nakakasakop sa buong Southeast Asia at New Guinea, ginawa pang himpilan yung Maynila. So, napakarami mong mga Hapones, ano, na narito sa Maynila. So, you have to contend with them. Pero, ang pinaka-importante na hamon ay nagdulot ito ng kasalatan. Okay? Kasalatan sa lahat ng pangangailangan. Pagkain, damit at gasolina. Bakit? Kasi Japanese first and then Filipino come second. Lahat ng mga provisions ano, ay inuna muna yung mga Hapones. Nakikipag-compete. Ano? Panahon ng digmaan, kakaunti lamang ang mga supply, pero napakadami na gusto no, na magkaroon ano, ng pagkain. Okay? Dahil dun sa adhikain niya no na unti-unting lumayas itong mga Hapones na ito at patunayan niya no na kaya ng mga Pilipino na bantayan ng ikalawang republika, pinalakas niya ngayon yung Bureau of Constabulary. So kung makikita natin dito, ito ay para mga leaflet no na ipinamumudmod, dinidistribute ano para mainganyo, ma-entice yung mga tao no na sumali. So yung Bureau of Constabulary kaiba dun sa army ano, ang kanilang pangunahing tungkulin peace and order. So kaayusan ano at kapayapaan. At muli sinasabi o tinitingnan niya itong mga action na to na para unti-unting umunti no yung mga naka-istasyon ano na Hapones rito no sa Malacanang o sa Maynila. Ganun din bihira natin kasi nga dun sa mga textbook na nababasa natin hindi ba naka-highlight dun sa fact na he was just a puppet president. Pero kung titingnan natin isa sa mga pinagtuunan niya ng pansin ano yung iba't ibang tanggapang pagtatatag ano ng iba't ibang mga government agencies. So yung kaibahan ano yung Bureau of Investigation ang inaano nito no ang pangunahing tungkulin nito ay mag-imbestiga no ng mga tiwali no na opisyal. Ganun din alam naman natin di ba yung dahil sa Mickey Mouse money malala na talaga yung kalagayan ano pang-ekonomiko. So inflation itinatag ang central bank ano para i-explore yung possibility na tayo ay mag-mint ano ng ating sariling pera na hindi naman yung mga Japanese war notes ano o Mickey Mouse money na wala naman talagang halaga. Importante no dahil hinahawakan niya ito eh yung edukasyon. Tinatag niya yung National Education Board upang unti-unti ring pag-aralan no yung pagbabalangkas ng isang makabayan no na curricula.
And then, Economic Planning Board para dun sa lugmok ang ekonomiya natin, paano mo itatayo, no? Nang unti-unti. Ito rin, hindi madalas ano, na nababasa natin. He supported the Council of Scientists and Research. Ano? Meron siyang advisory board. Ang tangi nito na, siyempre, ano, marami tayong mga scientists noon ano, na nakapag-aral din sa ibang bansa. At inutusan niya itong mga to upang una mag-develop ano, o mag-imbento ng mga medicine no, na locally made. So, isosource mo lang siya locally, ano? At iba pang mga invention na mag-alleviate ano, doon sa situation ng mga tao. And of course, yung food administration. Under the food administration, iba-iba na yan, ano? Yung NARIC, yung BIBA, RECOA, lahat ay nakatuon upang ibsan ano, yung kasalatan sa pagkain, particular ng bigas, ano? Hindi lamang sa Maynila, pero sa maraming mga lalawigan ano, rito sa Pilipinas. Now, noong 1944, no? Ito yung ano eh panahon kung kailan nagpapadama na, 'di ba? Na ang mga Amerikano eh bumabalik na. So, nagdeklara ng state of emergency at dahil doon, ano, ay nagkaroon siya ng mga additional powers, ano? Na ginamit niya para masiguro ulit ano yung peace and order, no? Sa buong Pilipinas. So, dahil dito, nagtalaga siya ng dalawang commissioner, particular na magre-report lamang sa kanya for Mindanao and Visayas. At ang buong Pilipinas ay hinati sa pitong distritong administrative ano, districts. Ito ay pinangungunahan ng mga opisyal na nagre-report din directly sa kanya. Okay? Ngayon, ano yung... Kasi, yan, mababasa lang natin. Ano? Ano ngayon kung lumikha ng mga administrative district na ito? Ang kanyang perception, ano, itong mga commissioners na ito, ano, ang mag-uulat sa kanya kung palala ano yung peace and order situation dun sa mga probinsya at ganun din kung merong mga pang-aabuso pagre-report ano ng pang-aabuso na ginagawa ng mga Hapones. Meron ding ano ugnayang diplomatiko ang ikalawang republika ng Pilipinas. Tatlo lamang yung aking kinuha rito. November 1943 he attended the Greater East Asia Conference ano. So lahat halos ano ng mga bansa na sakop noon ng Hapon ay nag-attend ano nung conference na ito. Nagpadala rin ng gratitude mission ano sa Tokyo. So gratitude mission, nagpapasalamat pa siya sa mga Hapones. Pero kung titingnan natin yung objective ng mission na ito, ito ay para maglobby no na unti-unting maging independent talaga yung Second Republic. At ang matapos ano mawala yung executive commission si Jorge Vargas ngayon ang siyang naging embahador ano ng Pilipinas na nakabase sa Tokyo. Ang talagang crisis ano na kinaharap niya at siguro kahit pagkatapos ng digma ano ay mumultuhin siya no ay ito. September 1944 binomba na ng mga Amerikano ang Maynila. Nagsisimula na no yung liberation forces at matindi na yung pressure kay Laurel upang magdeklara ng giyera. Okay? So once again, ang hinihingi ng mga Hapones ay declaration of war. Okay? Pero dahil napaka Laurel ano and his cabinet members, they were the best minds, you know, brilliant minds at the, during those times. So they were able to hoodwink ano, to outwit, okay, the Japanese. Bakit? Kasi imbes na magdeklara ng giyera, ang ginawa nila declaration of a state of war. Okay? Na hindi nahuli ng mga Hapones kaagad. Kasi eventually ano magfe face to face ulit sila nung premier no at marami mga itatanong sa kanya. So
ito yung existence of, no, of a state of war in the Philippines. In the 1935 drafting of the Constitution, mainit ang debate rito, no? At isa rin siya dun sa mga nakipagdebate ron. Kaya alam nila kung ano yung mga legal implications, ano? So, doon kasi sa Constitution, walang kapangyarihan ang presidente na magdeklara ng state of war o ng gyera. Ito ay iniaatang nila dun sa legislative branch. So when he did it as president, wala siyang epekto. Pero naniwala ang mga Hapones that the declaration of a state of war is tantamount to the declaration of war. So, ganun din, ano? Umiwas sila para ma-ratify ito ng National Assembly. Okay? Gumawa sila ng paraan, ano, para magmukha ng isang maliit na pagtitipon ay para bang ito ay ni-ratify, ano? Pero sa totoo, walang quorum, no, na magra-ratify dito. At mabilis siya. Nagdeklara siya ng martial law. Dahil nagdeklara siya ng martial law, nawala ang National Assembly. So, noong mahuli, no, ng mga Hapones itong ganito, no, na paghuhudwink sa kanila, eh sinita talaga siya, no, ng mga Hapones. Bakit nila ginawa yan? Pero what has been done, ano, has been done. So wala nang magagawa, no, ang mga Hapon, no. Disyembre, no, nang mag-decide ang mga Hapones na ang ikalawang republika ay kinakailangang ilikas mula sa Maynila patungo sa Baguio. At sa matagal na panahon, ano, ay dito, ito ang naging sentro ng ikalawang republika hanggang sa March 1945, ano, ay nagdesisyon ng Japan na sila ay ilipad, ano, patungo, no, ng Hapon. So, mula sa Baguio, bumaba sila, no, Tugigaraw, ano, mula sa Tugigaraw, nilipad sila sa Formosa, pero nagtagal pa sila doon hanggang sa sila nga, no, ay tuluyang dalhin sa Japan. So, kasama ng ilan pang mga opisyales ng ikalawang republika, tumuloy sa Nara Hotel at nang mabalitaan nila, no, na sumuko na ang Japan, ay nag-issue si Laurel, ano, na tapos na ang ikalawang republika. So, dahil sa katapusan, ano, na ikalawang republika, alam natin na si MacArthur sa panahon na to ang pinuno ng SCAP, ano? At sila mismo nag-volunteer. O, nandito kami sa lugar na ito, ano? And we will be at your disposal. Kasi gusto nila bumalik din sa Pilipinas, ano? And they were arrested. All of them were arrested. Okay? Binilanggo, ano, sa Yokohama at sa Kalaunan ay sa Sugamo, ano? A year later, inilipad sila, no, patungo sa Pilipinas, tumuloy sa Bilibid. At dito na isinampa, no, yung criminal case 3519. So, ito yung ano, ito yung kaso, ano, na sinampa sa lahat ng mga collaborator at ito ay sinampa sa isang special na korte na nilikha, no, tinatawag na People's Court. Okay? Itong korte na to ay nilikha para mag litis, no, ng mga collaborator during the war, no. Importante rin siguro na mabatid, no, yung konteksto ng pagkakatatag. Ito ay hindi inisyatibo ng gobyerno natin. Nung bumalik ang Commonwealth Government at si Usmenia yung presidente, he was pressured almost every day by the US, ano, to create a special court, ano, that would try treason cases. So